limang nakakakilabot na pangyayari sa morgue na nakuhaan ng CCTV footage at kamera. Paano kaya ito nangyayari at sino-sino ang gumagawa ng mga ito? Yan ang ating alamin. Pero bago tayo dumapo sa kwento, kaibigan, ay baka pwede po makahingi ng subscribe na galing sa inyong puso. At pinapangako ko, kapag naklik mo ang subscribe button na yan, ay bukas magkakaroon kayo ng masarap na ulam. Pangako yan. At paabutin naman natin to ng 50,000 likes at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko kada linggo. Simulan na natin ang kwento. Ang morgue ay isa sa mga lugar na hindi mo gugustuhin bisitahin. Ito ay dahil na rin sa mga activities na ginagawa ng mga trabahante nito. Dito rin dinadala ang mga bangkay ng mga taong yumaon bago pa man ito ikrimit o ilibing. Hindi na nakapagtataka kung may mga ilan-ilan pa tayong naririnig na mga kwento o makikitang pictures at video na talaga namang magiging dahilan ng pagtayo ng ating mga balahibo. Dahil sa mundong ginagalawan nating mga tao, may mga bagay na hindi pa rin kayang ipaliwanag ng kahit sino. Kaya sa video na ito ay ipapakita ko sa iyo ang limang nakakatakot at nakakilabot na pangyayari sa loob ng morgue at nakuhaan ng CCTV footage at kamera. Handa ka na ba? Number 5. Isang nakakakilabot na video mula sa India ang nahagip ng CCTV sa labas mismo ng morgue. Sa lugar kung saan nahagip ng kamera, makikita ang mga stretcher na ito at ilan pang medical equipment. Tila normal lamang ang lahat hanggang sa makikita mo ang nai-record ng CCTV na ito. Ito ay isang hugis na parang tao na nagpapakita sa video. At mapapansin rin ang isang paggalaw ng isang stretcher sa labas kahit pa wala namang ibang tao. Ilang minuto pa ang dumaan, makikita na gumalaw na naman. Ngunit pataas na ang stretcher na ito. Hanggang sa ito ay matumba. May isa pang CCTV camera sa kabilang parte ng morgue kung saan makikita ang isa pang stretcher at isang lalaki na tilang nagre-refill ng iinuming tubig sa lugar na iyon. Gumalaw ito ng kaunti. Napansin ng lalaki ang paggalaw. Kung kaya't lalapitan sana nito ang stretcher, ngunit ito ang nangyari. Number 4. Ang kaluluwang kumawala sa katawan ng isang tao. Habang ang ibang tao ay hindi naniniwala na may kaluluwa, marami pa rin sa atin ang naniniwala na may life after death. Sa video clip na ito, makikita ang isang tao na tila ay unting-unting hinihiwalayan ng kaluluwa ang kanyang katawan. Naniniwala ka ba sa life after death?
Comment down below mo naman ang iyong sagot para malaman namin. Number 3. Hindi na bago ang makikita ng CCTV sa mga lugar na kagaya nito. Sa clip na ito ay mapapansin niyo na may mga ilang tao na nakahiga at natutulog sa hallway ng ospital. Sa dulong bahagi naman ng hallway, matatanaw dito ang morgue ng ospital. Mukhang normal lamang ang lahat sa mga oras na iyon. Hanggang sa biglang... Ito kaya ay kaluluwa ng isa sa mga yumaong tao sa loob ng morgueng ito? Ikaw, anong masasabi mo tungkol dito? Number 2. Sinasabi ang mga taong na mayapan na ay madalas bumibisita sa mga lugar kung saan sila huling binawian ng buhay. Sa video na ito, makikita natin ang isang tao na ipinupoint out ang kanyang kamera sa hallway ng ospital sa Honduras. May ilang stretcher na behind at makikita rin ang pintuan sa kabilang bahagi ng hallway. Hanggang sa makikita mo na lang ang isang hugis tao na gumagalaw sa bahagi kung nasaan ang pinto. Sinasabi ng mga tao roon na ito raw ay isang espiritu ng doktor na nag-commit ng suicide sa ospital na iyon. Ang taong kumukuha ng video ay nagtago habang sinusom ang lens ng kanyang kamera habang nakatago sa likod ng pinto. Ano sa tingin mo ang nakunan sa bidyong ito? Ito ba ay isang espiritu ng doktor o iba pang nilalang na hindi maipaliwanag ng tao? Number 1. Sinasabi ang mga espiritu ay maaaring mabuti o masama. Pero ang makakita o makaramdam ka nito kahit pa ito ay good spirit, ay masasabi ko na nakakatakot pa rin. Sa video na ito, makikita nyo ang naging karanasan ng mga gwardyang ito sa isang morgue sa Brazil. Nagsimula ang pagtinding ng balahibo ng mga sekyong ito nang magpatay sindi ang ilaw sa hallway. Sa bandang dulo ay makikita ang isang pintuan na tila bang kusa itong nagbubukas at nagsasara. Habang dahan-dahan naglalakad ang mga gwardyang papunta sa pintuan, ang paghampas ng pinto naman ay mas lalong lumalakas at bumibilis pa. Nang malapit na sila sa pinto, bigla itong tumigil at biglang dumilim ang paligid. At ang tanging nakikita na lamang ay ang ilaw mula sa flashlight ng gwardya. Nang muling magliwanag, patuloy nilang nilapitan ang pintuan. Ito pala ay pintuan kung saan matatagpuan ang linya ng tubig na ginagamit tuwing emergency. Habang ini-examine nila ang pintuan, mayroon na namang isang tunog na tila ba ay muling naghahampas na kung anumang bagay sa bandang kaliwa. Ano? At sino ang gumagawa nito? Tao o masamang espiritu? At yan lamang po para sa araw na ito. And once again, this is Pinoy Top Stories and I will see you guys on my next video. Peace out!